So yun, what's up Pintor, at isin yung video na to, magbibigay rin tayo ng tips kung paano ba mag waterproofing. So bali, itong area na to ay kubita. So since kubita siya at yung ilalim ay so bali, elevated siya, naka sa slab to, kumbaga naka slab tayo. So since naka slab, kailangan natin ng waterproofing. Dahil pag hindi, siyempre tatagas, tutulo sa loob at maraming sisirain sa loob. So ang gamit natin pang waterproofing ay simple lang. Bali, flexiband lang yung ating yan. Flexiband lang yung ating ginagamit. So paano ba siya tinitimpla? Bago mo siya ipapahid, dapat ay haluan mo siya ng semento. Na hindi naman siya sobrang lapot. Yung tamang-tama lang siya na magkakaroon ng katawan. At syempre, yung area mo na papahiran dapat malinis. Wala yung mga buhangin, walang alikabok. So bali, ito ay nilinis natin to, tinubigan para malinis ng maigi. So meron na tayo yun. Yun yung nakapagpahid na tayo ng isang mano. So mostly, isa o dalawang mano ang dapat. Pero dapat yan ay pina-flood pa. So ano ba yung pina-flood? Ano ba yung flood na sinasabi? Bali, yun yung paraan kung paano mo malalaman kung may tulo pa yung waterproofing mo o wala na. O kung ready na siyang paglagay lang tayo. Ipapakita din natin yun sa inyo kung paano mag-flood. Pero sa ngayon, ito muna, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-waterproofing. Kaya siguraduhin mo lang na talagang fully coated yung surface mo ng substrate ng waterproofing. Kung nakikita nyo nga pala, naka-overlap tayo sa wall ng halos kalahating langkal. Although mababa pa yan, dahil kung tutuusin, kung halimbawa may shower ka o kung ano man, dapat at least kalahati ng pader. Lalagyan mo ng waterproofing. Bakit? Dahil kapag nagsa-shower ka o may naliligo, pwedeng may tumagos na tubig dun sa wall na yun ang mag-uumpisa ng tagas sa baba. Siyempre, habang nagpapahit ka, hinahalo mo rin ang hinahalo yung mixture mo dahil normally, bumababa yung cemento sa ilalim ng timba mo at mabubuo yung sa ilalim. Kaya dapat hinahalo mo rin siya para nakamix pa rin siya doon sa mixture mo ng waterproof niya. Thank you.
So yun na, meron na tayong first coat. Antayin lang natin yan na matuyo talaga ng gusto bago tayo magpahid ng pangalawang pattern. So ayan na, tuyo na. Second coat. So yan, bali nakapagpahid na tayo ng second coat. So after nyan maging fully dry, ipa-flood natin yan. So kung paano yung pagpa-flood ng waterproofing para matest kung may tagas pa siya, may leak o ano pa man, papakita ko sa inyo sa sunod na video. So bali, 2 coats lang muna tayo. Kapag kung sakaling pag-flinad natin yan at nagkaroon pa ng leak,
doon pa tayo magdadagdag ng isa pang coatings. At least doon malalaman natin kung saan banda yung possible na pinagdadaanan ng leak. So ganun lang kasimple ang pag-waterproofing. So anyway, maraming sistema ng pag-waterproofing. Merong membrane type, meron namang kagaya na rin nito, flexiband lang, meron din gumagamit ng resin, meron gumagamit ng fiberglass, meron namang yung rubberized na asphalt. Kaya lang syempre, depende rin yun sa presyo. Mas makapal na waterproofing kagaya nung fiberglass o yung rubberized na asphalt, mas mahal siya, pero mas ano siya, kumbaga mas durable siya kaysa sa ganito. Dahil ito, kapag ka nagkaroon ng halimbawa nagkaroon ng pressure at nagkaroon ng bitak, so medyo questionable na yung waterproofing natin, hindi kagaya nung rubberized na syempre rubberized siya, pagka nagkaroon siya ng pressure, uunat lang siya, hindi siya basta-basta talaga bumibitak.